Tampok sa isang pasyalan sa Pasay ang mga obra sa yelo na inukit na parang iba't ibang lamang dagat. Nakatutok doon live si Athena Imperial. Athena! Igan, works of art na gawa sa yelo ang siguradong kagigiliwan ng lahat dito sa pasyalan sa Pasay. Suot ang makapal na jacket na proteksyon sa umaabot sa negative 15 degrees Celsius na lamig. Masisiyahan hindi lamang mga bata kundi ang buong pamilya sa mga tampok na iba't ibang lamang dagat na inukit sa yelo. May stingray o pagi, seaweeds at corals, dolphin, pating, at treasures sa dagat. Kapansin-pansin naman ang lampastaong octopus na ito na humigit kumulang 120 bloke raw ng yelo ang ginamit para mabuo. Sila Adong at Rick, kabilang sa 20 iskultor na lumilok sa mga ice sculpture. Ang kanilang grupo, Tubong Paete Laguna, ang carving capital of the Philippines. Kailan niyo po sinimulang gawin ang mga sculpture dito? July 26. Hanggang One month po namin ginawa. Mga ilang sculptures po yung nandito na ginawa niyo yung dalawa? Almost 80 pieces po. Natutuwa raw ang kanilang grupong nakapagbigay sila ng dagdag kaalaman at kasiyahan sa mga bumibisita sa Snow World. Ang mga batang ito, di alintana ang lamig at paulit-ulit na nagpadula sa ice slide. Ang iba naman, enjoy sa paglalaro sa mga man-made snow. Madami po, nagsislide po kami, lagi. Nag-enjoy ba kayo? Anong mga na-enjoy po dito? Kwento mo ha? Yung slide po, tas yung mga structures po dito ng mga yelo. Anong pinaka-favorite nyo doon? Yung may turtle po. Gusto mo bang bumalik? Oo nga po eh. Parang ang nasa ibang bansa sa loob ng Snow World dahil sa lamig at sa kasalukuyan, patuloy ang pagdagsa ng mga pamilya at mga bata rito. Igan? Maraming salamat, Athena Imperial.